Welcome sa isa na namang episode ng Mabilis na Sagot para sa Mabilis na Tanong. Ang tanong, gaano kalakas kumonsumo ng battery ang SNADI na 12 volt at SNADI na 24 volt? Ang mabilis na sagot ay ito. Ang 12 volt na SNADI inverter ay kumukonsumo nang nasa 0.64 amps kapag naka-idle o yung time na wala pang nakakonektang appliances dito. At ang 24 volt na SNADI inverter ay kumukonsumo nang nasa 0.51 amps during idle. Ibig sabihin, kahit wala pang nakakonect na umaandar na appliances sa inverter natin, ay ganito na kalaki ang kinukuha niyang charge sa battery at ang konsumo na iyan ay per hour. So ngayon ay mas i-expound pa natin ang mga kasagutan na iyan. So 0.64 amps per hour ang konsumo ng 12 volt na SNADI inverter at 0.51 amps ang per hour naman sa 24 volt na SNADI inverter na konsumo. Pero para mas lalong maintindihan kung gaano kalakas ang konsumo nitong ating inverter, ay i-relate natin sa laki ng kinukuha nitong charge o Ah sa battery ng ating mga solar setup. Sa case na ito, ay gagamitin natin ang current para mas maging simple ang ating pagpapaliwanag at magiging inline ito sa charge capacity unit na gamit ng ating mga solar battery kung saan gumagamit ito ng Ah or ampere hours na gaya nitong nasa picture. Sa discussion na ito, ay gagamit tayo ng battery na may 100 Ah capacity as reference sa ating pagpapaliwanag. So, ano ang ibig sabihin kapag sinasabing ang 12 volt na SNADI ay kumukonsumo ng 0.64 amps? At ano din naman ang ibig sabihin kapag kasinasabi na ang 24 volt na SNADI ay kumukonsumo ng 0.51 amps? At dahil nabanggit natin kanina na base sa per hour ang konsumo nito, madali na nating malalaman ang kabuuang konsumo ng ating inverter sa loob ng isang buong araw. So, simulan na natin sa 12 volt na inverter. Ginawa nating reference ang battery na 100 Ah at ipagpalagay natin na gel type ito at may 50% safe DOD or depth of discharge. Ibig sabihin, 50% lang sa kabuuang capacity nito ang ating gagamitin para mas tumagal ang buhay nito. By the way, para sa mas detalyadong explanation para sa topic na DOD at SOC, maglalagay ako ng link sa itaas para mas maintindihan ninyo ang tungkol dito. So, from 100 Ah, ngayon ay magiging 50 Ah na lang ang pwede nating konsumuhin sa battery na ito. Base sa nakuha natin during testing, ang ating 12 volt SNADI inverter ay nagdodraw ng 0.6 amps or 0.64 amps per hour. Ang ating battery ay may 50 Ah o 50 ampere hours na consumable charge. Ang mga inverter natin ay umaandar ng 24 hours bawat araw. Ngayon, ay alamin natin kung ilang ampere hours or Ah ang kinukonsumo ng inverter sa loob ng 24 hours. So, 0.64 amps times 24 hours is equal to 15.36 ampere hours. Meaning, ang battery na 50 Ah ay siguradong mababawasan ng 15.36 Ah bawat araw dahil sa konsumo ng inverter. Dahil dito, ang maituturing na usable charge na lang ng battery mo ay 34.64 Ah na lang mula sa dating 50 Ah. Ngayon, ay sa 24 volts na SNADI inverter naman tayo. Base sa nakuha natin during testing, ang ating 24 volts na SNADI inverter ay nagdodraw ng 0.51 amps per hour. Ang ating battery ay may 50 Ah na consumable charge.
ang mga inverter natin ay umaandar ng 24 hours bawat araw. Ngayon, ay alamin natin kung ilang AH ang kinukonsumo ng inverter sa loob ng 24 hours. So, 0.51 amps times 24 hours is equal to 12.24 AH. Meaning, ang battery na 50 AH ay siguradong mababawasan ng 12.24 AH bawat araw dahil sa konsumo ng inverter. Dahil dito, ang may tuturing na usable charge na lang ng battery mo ay 37.76 AH na lang mula sa dating 50 AH. Importanteng malaman natin ito lalo na kung maliit pa lang ang ginagawa nating setup. Dahil maaari itong maging dahilan kung bakit mas madaling maubos ang laman ng battery dahil hindi natin na-anticipate na malaki pala ang kinukonsumo ng ating mga inverter. So, ngayon ay mas iangat pa natin ng konti ang discussion na ito para mas lalong mabigyan ng linaw ang punto ng topic na ito. At ngayon ay alamin natin ang konsumo ng inverter sa 12-volt system at 24-volt system gamit ang watts at watt-hour para mas magiging klaro ang detalye at batayan kung gaano kaimportante na malaman natin ang konsumo ng inverter sa pag-design ng solar setup natin. Ngayon ay kailangan na nating malaman kung ilang watts ang konsumo ng ating inverter bawat oras. At kakailanganin din nating malaman kung ilang watt hour or energy ang kinukonsumo niya sa loob ng 24 hours na pag-andar habang kinukonsumo niya ang energy mula sa battery. Pero bago yan, ay alamin muna natin ang energy na kayang ibigay ng 100 AH na battery kapag 12 volt at 24 volt ang battery bank natin. So, sa 12 volt system na battery bank muna tayo. Again, dahil gel type ang battery natin ay 50% ang DOD nito. So, ang 50% o kalahati ng 100 AH ay 50 AH. Ngayon naman, dahil 12 volt ang battery bank system natin ay i-multiply na natin agad ang 50 AH sa 12 volt. Now, ang available na usable energy ng battery ay 600 watt-hour. So, ito na ngayon ang full capacity ng ating gagamiting battery, 600 watt-hour. So, simulan na natin. Una ay alamin natin ang power consumption ng ating inverter. So, kung napansin ninyo, minabuti natin kunin kanina ang voltage ng inverter input habang nagme-measure tayo ng current or amperahe. Ito ay para malaman natin ang real-time na power consumption ng ating inverter. So, 0.64 amps times 14 volt na nakuha natin kanina. So, may power consumption ang inverter natin na 8.96 watts bawat oras. Ngayon, dahil aandar ang inverter natin sa loob ng 24 hours, ay imumultiply natin sa 24 hours ang ating nakuhang power consumption para malaman natin kung gaano kalaking energy ang nakuha nitong inverter mula sa ating battery. So, 8.96 watts times 24 hours is equal to 215.04 watt-hour or energy. So, ito na yung mababawas sa battery natin araw-araw dahil sa inverter natin. Hindi naman ito waste energy, pero hindi na natin ito mapapakinabangan para sa ikokonekta nating mga appliances dahil nakalaan na ito para lamang sa ating mga inverter. Ang matitira na lang na energy para sa mga appliances natin ay 384.96 watt-hour mula sa dating 600 watt-hour, so halos kalahati na lang. Ang power consumption na 8.96 watts ng inverter ay maikukumpara natin sa 8.96 or 9 watts appliances o di kaya ay LED bulb na tuloy-tuloy na nakasindi 24 hours a day, 7 days a week. In short, mga gamit na umaandar ng walang patayan araw man at gabi. Dito sa 12 volt system na 100 AH,
ang inverter ay kumukonsumo ng halos 36% ng kabuuang storage capacity ng iyong battery. Malaking problema na ito, lalo na kung nakaligtaan nating isama sa pag-design ng solar setup natin ang konsumo ng inverter natin. Magtataka na lang tayo kung bakit ang bilis maubos ng battery natin. Gayong sakto naman ang pag-compute natin base sa power rating ng ating mga appliances. Yun pala ay kinain na ni inverter ang energy na dapat ay para sa kinumpute nating appliances. So, ano naman ang konsumo ni 24-volt inverter? Pero bago yan ay alamin muna natin ang energy na kayang ibigay ng 100 Ah battery kapag 24-volt ang battery bank natin. Again, dahil gel type ang battery natin, ay 50% ang DOD nito o yung safe usable na level ng charge para mas tumagal ang lifespan ng ating battery. So, ang 50% o kalahati ng 100 Ah ay 50 Ah. Ngayon naman, dahil 24-volt ang battery bank system natin, ay i-multiply na natin ang 50 Ah sa 24-volt. Now, ang available na usable energy ng battery ay 1,200 Wh. So, ito na ngayon ang full capacity ng ating gagamiting battery, 1,200 Wh. Gaya doon sa 12-volt inverter, kakailanganin din natin ang voltage at power dito. So, ang nakuha nating voltage habang nagsusukat ng amperahe ay 25.8 volts. Dahil dito, makukuha na natin ang per hour na power consumption ng 24-volt na inverter. At ito ay 13.6 watts. So, dahil aandar ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 24 hours, ay i-multiply natin ang power consumption sa 24 hours at makakakuha tayo ng 315.84 watt-hour na energy value. At ito naman yung kinakaltas ni inverter sa battery natin sa loob ng 24 hours. Itong 315.84 naman ay halos 27% ng kabuuang 1,200 watt-hour na capacity ng ating battery. Medyo maliit lang na part kung titingnan, pero malaki na ito kung hindi natin naisama sa pag-design. Ang power consumption na 13.6 watts naman ng inverter ay maikukumpara natin sa 13.6 or 13 watts na appliances o di kaya ay sa LED bulb na tuloy-tuloy na nakasindi 24 hours a day, 7 days a week. Sa solar setup planning, napaka-importante na maisama natin sa pag-design ang konsumo ng ating mga inverter. Ang ginamit nating inverter sa pagkuha ng konsumo ay itong Snaddy inverter. Pero, posible na ang ibang inverter ay mas mahina kumonsumo ng energy ng battery. Pero, worst case, ay paano na lang kung mas malakas kumonsumo ng battery ang mapili nating inverter. Kaya, mas mapapanatag tayo kung bigyan natin ng consideration ang konsumo ng inverter, lalong-lalo na sa mga nagsisimula pa lamang sa maliit na setup. So yan po ang kabuuan ng ating discussion ngayon. At kung nagustuhan mo ang video na ito, pakihit po ng like button at napakalaking tulong na po niyan sa channel na ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para magiging updated ka kapag may bagong i-upload tayo. So, hanggang sa susunod mga boss, salamat at ingat tayong lahat!